Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ginugunita natin ngayon sina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Muli po tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na birheng ina ng nagkatawang taong anak mo bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, mapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap
ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya't nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nilang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nilang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos na nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yung ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot nitong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tumayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik
Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat maninipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilid sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, humalugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang Dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghahasik. Sinasabi dito na ang binhing inihasik ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Ang magsasaka o manghahasik ay ang ating Panginoong Diyos mismo. At ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan naman sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil iba't ibang klase ang puso, magkakaibang pagpapahalaga at pagtugon din ang ipinapamalas sa salita ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, sa bawat klase ng lupa, ang lahat ay nakinig. Subalit kinalaunan ay iba-iba ang mga nangyari dito. Ibig sabihin ito, habang pinakikinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon po ito ng maraming epekto. Depende na rin sa kakayahang tumanggap ng ating puso. Uulitin ko po, ang bawat mensahe, ang bawat salita ng Diyos ay nagkakaroon ng iba't ibang epekto sa ating mga buhay. Depende na rin sa kakayahan ng ating puso kung paano ito tatanggapin. Kaya balikan po natin ang mga nangyari sa ating ebanghelyo. Una, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Ito ay nangangahulugang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Subalit dumating ang diablo, dumating ang kasamaan at panunukso. Agad nagpatalo at nagpadaig. Ano pong nangyari? Inalis ng diablo at ng masamang puwersa sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig, upang hindi sila umasa, at upang hindi sila manampalataya sa Diyos. Ikalawa, may binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin naman po nito, may mga taong nakinig sa salita ng Diyos at tinanggap ito ng buong kagalakan.
Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang mga puso. Naniwala silang sandali. Subalit sa panahon ng kaunting pagsubok ay tumiwalag agad. Nagsimba, nagdasal, nagrosaryo, nagnovena, minsan pa naglakad ng paluhod. Ngunit kaunting pagsubok lang, hindi na bumalik sa pananampalataya. Agad pinanghinaan ng loob. Ang ikatlo, may mga binhing nahulog sa dawagan. Nakinig din sila sa salita ng Diyos. Ngunit nang malaon ay nadaig na ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkakahumaling sa kayamanan, karangyaan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Sila po yung mga taong tinugon agad sa kanilang panalangin. Nagkaroon ng kaunting kayamanan, ngunit imbis sa pananampalataya kumapit, ang pinanghawakan nila ay ang mga luho at yaman ng buhay. Pinasaya na sila ng kinang ng kanilang material na ari-arian. Ngunit may ikaapat, may mga binhing nasik sa matabang lupa o mabuting lupa. Kung mapapansin po ninyo, sa lahat ng binhing nahulog, ito lamang ang bukod-tanging namunga ng masagana. Sila yung mga nakinig at umunawa ng salita ng Diyos. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat. Sila yung mga kapatid nating may malinis na hangarin, may malinis na intensyon sa paglilingkod. Hindi sumusuko, bumagyuman o umaraw, nagtitiyaga sa kanilang pananampalataya. Kaya kinalaunan, sila ay tuluyang namunga ng masagana. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang tanong po sa atin sa araw na ito, paano po natin pinakikinggan ang bawat salita at mensahe ng Diyos sa ating buhay? Alalahanin po natin, tayo'y itinanim sa iba't ibang paraan upang ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating puso. Namumunga na po ba? Namunga na? O mamumunga pa lang ang salita ng Diyos sa inyong puso? May naging epekto na po ba ang bawat nating pakikinig, ang bawat nating pagdarasal, ang bawat nating pagsisimba, ang bawat nating pagdedebosyon? O baka naman agad-agad tayong sumusuko kahit na sa maliit na pagsubok na dumarating sa ating buhay? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos banal at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Maging mayaman ka man o mahirap, makasalanan man o banal, profesional man o walang pinag-aralan, tanyag ka man, ordinaryo o hindi kilala, hindi tayo pinagdamutan ng Diyos ng kaniyang mga salita. Maging makasalanan ka man, ay hinisakyan ka ng binhi mula sa Diyos upang sa gayon magkaroon ng puwang ang pagbabago sa iyong puso. Kaya nga isang napakahalagang bagay ang inaasahan sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Naway sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayong lahat nawa ay mamunga.
Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong isasagot, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kaniyang lahi kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan
ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinag-aalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagyandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin
ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
mga napapakal kayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka sa kumpang